tatandaan niyo po, nagkaroon po kayo ng extreme abdominal pain and bleeding. We had you tested. We found out that you had a tumor in your right ovary. Mas malaki na sana ang ipon mo ngayon eh. Kung hindi ka nagtapon ng pera dyan sa tuition fee mo para sa law school na yan. Oh, paano nga kung nagkaroon ng mga emergency kagaya nito? Dapat may ilalata tayong pera, dapat meron tayong ilalabas. Kailangan ko lang talaga kasi ng extra income eh. May racket akong alam, kaso baka hindi mo gusto eh. Eh hindi, kahit ano pa yan. I know a game! Yeah! You're ruining my boys' party! Lit, eto na nga pala yung bayad. Ay, Rica, bakit ito lang? Di ba usapan natin 5,000? Kasi, Lilit, binawas kasi nung nanay nung bata yung dekorasyon na sira mo sa garden. Kaya yun lang. Sorry talaga, Lilit, ha. Sige, okay na din. Pangdagdag na din to sa operasyon ni Tinang. Sigurado ka? Sige, ha. Sige. Mauna na ko. Sandali, di ka ba muna magtatagal ng makeup? Tulungan kita! Hindi. Sabihin na lang. Baka kasi malate ako sa graduation ko. Ikaw na bahala dyan, ha. Sige, congrats! Sige, thank you! Ingat! Bayad po. Salamat. Isa pong City Hall. City Hall? Manong, baka pwede pong pabilis konti. Baka po kasi hindi na ako umabot sa graduation ko eh. Hindi sana nag-taxi ka kung nagmamadali ka. Tara! Ba? Wala pa rin. Ano ba naman yan? Ito na, kanina tatawagan ko. Kanina pa pinatawag ka din, nanay. Oh! Besti! Uy, ba't ka malungkot? Okay ka lang ba? Tsaka, Besti, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Lilit, ano ka ba naman? Tignan mo yung itsura mo. Hindi ka man lang nag-ayos bago ka pumunta dito. Tignan mo ka man nag-ayos kaya kami, oh! Tignan mo, hindi mo man lang kami bibigyan ng kahihiyan. Ano ba? Pasensya na po. Tuliro na po kasi ako kaya hindi ko na po nagawang mag-ayos ng sarili. Nanakawan po kasi ako sa biyahe. Ha? Nanakawan ka? Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka na naman. Ayaw ba naman? Nanakawan mo? Ba't mo maraming tao. Nanakawan ka pa? Iginom mo na yan, May. Ano ka ba? Maraming tao dito na kaya. Umuwi na lang tayo, Emong. Alam mo yung nangyayari sa atin dito. Uy, wala naman talaga. Pagpasensya mo na si nanay, ah. Huwag mo na lang muna siyang isipin. Kilala mo naman yan si nanay, eh. Kasi siguro kung natangkad ako, mas mabilis akong kumilos. Baka naabutan ko pa yung magnanakaw. Bestie, huwag mong sabihin yan, okay? Bestie, totoo lang, hangang-hanga nga ako sa'yo eh. Kasi kahit maliit ka, nakapagtapos ka ng 2 degree sa college. Oo, mas malaki ako sa'yo, pero ito lang ako. Mas lamang na lamang ka, Bestie. Thank you.
Paano? Kita nila mamaya, Brad. Oh, sige. O di ba irregular ka? Buti umabot sa graduation. Oo nga eh. Siyempre, sipag lang. Sige, sige, sige. Sige, bro. Brad. Kaya lang. Ingat, ingat. Bonnie. I just wanted to say congratulations. Salamat. Ikaw rin. Congratulations. Ah, sige. Tignan mo yun. Bonnie. Bonnie, I don't like this. Parang wala naman tayong pinagsamahan. We've known each other since pre-law. Naging tayo pa nga, di ba? Pero, wala na lang ba talaga lahat yun? Wala na ba talagang chance na maging tayo ulit? Melissa. Bonnie, ano ang kailangan kong gawin para bumalik tayo sa dati? Para maging tayo ulit? I really like you before, Melissa. Kaya lang, hindi ko na nagustuhan yung paano mo tatuhin ng ibang tao eh. You think you are above everybody else. Gusto mo ikaw laging tama. Ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Yun lang ba? Kaya ko naman baguhin lahat yun eh. If that's what it takes for you to love me again, gagawin ko. Alam mo kung gusto mong baguhin ang sarili mo, do it for yourself. Huwag para kahit sa ibang tao. Huwag para sa akin. At kapag naging better version ng sarili mo, mali mo may magmahal siyang iba. Gusto ko maging masaya ka, Melissa. I really do. Good luck and congrats. Ano ba kasing pinahid mo sa mukha mo, bestie? Ang hirap naman tanggalin nito. Kailangan kasi dun sa clown costume. Ba't nakakalat? Di ba ganun yung clown? Yung iba hindi naman eh. Oh, nangyari sa mukha mo. Siguro pinagtripan ka ng makeup artist mo. Kaya, lala siyang pambayad, kaya in-order na lang mukha mo. Ano na naman issue sa bestie ko? Ba't pinagdibiskitahan niyo na naman siya, ha? Oh, kalma. Ano ba kayo? We're already graduating. Tigilan niyo na nga si Lilet. Ha? Oh, akala ko ba inis ka sa kanya? Well, that was before. Pero ngayon, we're going to be lawyers. Kaya naman, we should be defending the helpless and not mean to them. Got it? Okay. Ay. Here, Lilet. Ayan. Mas matatanggal ito yung nasa face mo. Sige, go. Bestie, punta na pa yung CR para makapagbihis ka na dali. Para makapaghilamos ka rin. Oh, sige, go na. So start na tayo. Salamat. Kulilit. Thank you. Is a copy of your speech. I don't need that because I know my commencement speech by heart. Na-orient ka na ba ng organizers regarding the program? And do you know where you're going to be seated? Ano ba nangyayari sa'yo? Mas nag-aalala ka pa kesa sa'kin, ha? I'm gonna be fine. Nothing wrong will happen. Everything's in control. Imbitado rin pala kayo sa graduation rites. You have to be aware na members kami ng school board for years now. Kaya dapat lang na nandito kami. Though I'm not sure about your role in this graduation. Well, I was actually invited to be commencement speaker. So I have every right to be here just like you. Really?
Ang alam ko kasi, si Congressman Policarpio ang first priority para maging speaker. Maybe she's not available. Buti ikaw pwede. Sa bagay, sanay ka namang kumuha ng mga opportunities na hindi naman talaga para sa'yo in the first place. Let's go. See you, Mary dear. Hello, Lilet. Mabuti na lang pinahiram ako ng bantay ko ng cellphone para kahit wala ako dyan, makikita ko ang graduation mo. Proud ako sa'yo, Lilet. Kaya kahit nakulong ako, masayang-masaya ako para sa'yo at naabot mo na lahat ng pangarap mo, anak. Para sa inyo po lahat ng achievements ko. Pinededicate ko po lahat ng achievements ko sa inyo. Tapos na isang minuto mo. Akin yung cellphone. Ma'am, sandali na lang po. Aakit na po ng stage ang anak-anakan ko. Gusto ko lang po makita na makuha niya po yung diploma niya. Sandali na lang po. Lilet! Hindi pwede. Bawal kang gumamit ng cellphone. Pinagbigyan na kita. Sabi mo, sandali lang. Ma'am. Akin na yung cellphone. Ma'am, sandali na lang po. Ma'am. Ma'am, sandali lang po. Pwede ba kabalik po muna sa tinang ko? Kahit sandali lang po. Parang awan nyo na po. Ma'am, sige naman na po. Para lang po makita yung tinang ko. Tatawagin na po yung pangalan ko eh. Sandali lang po. Ma'am. Piglit na lang po. Matias Lilet. Lilet, are you okay? Why are you sad? Hindi ka ba masaya sa achievement mo? Ito naman po. Aminayang lang po ko na nagutig po yung video ko ng finances. Napawin ko sa amang magulang para i-share ko ba ng victory ko. But we are all so proud of you. We are your family. We are your community. Congratulations.
Lilet. My dear Lilet, congratulations. I am so proud of you. Ako na lang muna ang nanay mo, ha? I know you'll be a great lawyer friend. Lungkot, besi. Ito naman, kakagraduate lang. May iyak pang nalalaman. Lusok. Uy, kay Lorena. Tony Constantino. Excuse me po. Ay, besti. Samahan ko muna si nanay, ha? Sorry, una na ako sa baba. Intayin na lang kita doon. Sige. Excuse me po. Kay Lorena. Attorney Constantino, gusto ko lang pong mag-thank you ulit. Sobrang laki po nang naitulong nyo sa akin. Kung hindi po dahil sa binigay nyo ng scholarship, hindi po ako nakapagtapos ng abugasyon. Wala yun. A simple thank you is more than enough. Is anything wrong? Parang matamlay ka. Hindi ka ba happy na nag-graduate ka na? Medyo nahihirapan lang po akong maging masaya kasi may pinagdadaanan po ako eh. May sakit po kasi si Tina. Namamblema po ako kung saan ako kukuha ng pampa-opera sa kanya eh. Please accept this. Tulong namin yun ng mag-asawa para sa naninanayan mo. Lorena, nakakahiya naman po. Pero hindi ko na po tatanggihan to kasi kailangan na kailangan po talaga namin eh. Maraming maraming salamat po. Sobrang dami nyo na po talagang naitulong sa akin. Lahat po gagawin ko para maipalik po yung kabutihan nyo. Napaisip ako sa sinabi mo. Now that you've mentioned it, malapit ka nang maging abogado. Would it be good to make her a part of your firm? Well, kung gagalingan mo sa bar, maraming mga law firms na mag-uunahan para i-hire ka. Hindi ka kailangan makahon sa S&R firm. Besides, hindi ka naman namin inoobliga na to pay us back for all the help na binibigay namin sa'yo. Cons. It would be a great idea na isama natin si Lilet sa film. Yan ba ang gusto mo, Lilet? Naku, ma'am. Kung isa po yun sa paraan para mabalik ko po yung kabutihan nyo, bonus na po na maging parte ako ng isang magaling na law firm ni Attorney Constantino. Teka muna. Meron pa namang bar exam eh. I just don't want to give a definite answer right now. Anyway, kailangan sagutin ko to. Congratulations, Lilet. We'll discuss this more at home later. To tell you the truth, mataas talaga yung standards ni Constantino in hiring new lawyers. Kaya dapat pumasok ka sa top 10 ng bar exams. If you really like to be a part of the NR law, kaya mo naman yun, di ba? Lilet, marami na tayong pinagdaanan at pinaghirapan para lang matupad ang pangarap mong maging lawyer. I really want you to be a part of my husband's firm. Makapag-top passer ka lang, hindi ka na kailangang tumingin pa sa iba.
Tinang, nakalimutan ko pong sabihin. Sabi po nung doktor, maoperahan na kayo next week. Nakaschedule na daw po. Tsaka malapit na rin po namin mabuo ni Chong yung pangpa-opera nyo. Makakapagpahinga ka pa ba? Huwag mo namang sagad-sagarin niyang sarili mo. Baka mamaya, ikaw naman ang ma-ospital. Huwag yun na po kung intindihin, Tinang. Eh, siyempre po, kailangan ko lang talagang magkayod galabaw. Kahit naman po binigyan tayo ni Kalorena ng pangpa-opera nyo, may mga gastusin pa rin po tayo pagkatapos nun. Eh, paano ka makakapag-focus sa pag-review mo para sa bar exam mo? Kung akong palaging iintindihin mo. Lilet, mas gusto ko na unahin mo muna yung pagre-review mo para makapasa ka. Eh, kaya nga po dinala ko na tong mga reviewers ko dito eh. Magmo-multitasking na lang po ako. Mag-aaral ako habang binabantayan ko kayo. Salamat. O, sige na. Mag-review ka na, ha? Mataas talaga yung standards ni Constantino in hiring new lawyers. Kaya dapat pumasok ka sa top 10 ng bar exams. Top 10? Makapasa pa nga lang, problemado na ako. Top 10 pa kaya? Si Ate Sis, hindi namin pababayaan yun. Oh, ang unahin mo, yung bar exam mo. Pero, Chong... Basta huwag ka na mag-alala. Kung nandito si Ate Sis, yan din ang sasabihin niya sa'yo. Hindi siya papayag na hindi mo ituloy yung bar exam na yan. Ano ba naman? Bakit naman kasi kailangan pumunta tayo dito? Ang init-init, ang dami-daming tao sa panahon ngayon. Bakit hindi nalang tinan sa TV, abakan sa balita, sa internet? Ano mainit ba? Ingay pa. Mas nakakabuti po kasi na nandito na tayo para una po tayong makaalam. Ay, sus! Oh, ba? Ano kung bagsak ka, Ning? Oh, mapapahiya ka pa sana pa ng maraming tao.